niyo naman, Senator Bongo, kahit ano, kung anong kinakain niyo, yun ang kinakain, ang kinakain niya. Ayan. Muli, palakpakan natin, Senator Bongo! Senator Bongo. Ayan, siyempre po, palakpakan po natin Kapitana Elenita Reyes. Of course, Kagawa Jane. Ayan, palakpakan po natin sa lahat ating mga kagawa. Bigay na po natin pagkakataon para introduce po ang ating minahal ang senador. Okay, para mabilis lang, settle down tayo, magiling mabuti. Para po ipakilala ang ating Mr. Malasakit na narito ngayon sa ating Bisyo Magserbisyo, Senator Bongo, narito po, si Kagawa Jane Reyes. Hi! Okay pa ba kayo dyan? Okay! Hi! Hi! Ayan po, sa mga hi! Hi! Magandang umaga ulit sa inyo. Ang ating bisita ay isang man of action. Siya po ay isang simpleng kumpensyano. Alam niyo naman po yan, di ba? Sinabi na kanina, tama mali? Tama! Tunay na tunay tabang at malasakit. At habang siya ay nasa Senado, sinisiguro niya ang gobyerno ay patuloy na makakapaghatid ng servisyong nararapat bawat Pilipino. Alam niyo po ba na hindi lang ito ang una niyang pupunta? Alam niyo po ba yon? Pang ilang beses niya na po pumunta rin sa 105? Pang ilan? Dalawa. Pangalawa, tama. Noong year 2020, nung panahon din na nagkasunod dito ay bumaba si Senator Bongo. The man behind the Malasakit Center all over the country, let us welcome our beloved Senator, none other, Mr. Malasakit himself. None other, Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Lawrence Guyabong. Go! Isang malakas na palakpak para kay Senator! Magandang hapon po, sir. Hapon? Umaga pala. Kumusta po kayo? May nasaktan ba? Wala naman. Alam niyo sa mga nasusunugan, parati kong tinatanong kung may nasaktan, may nasawi. Mas masakit ang dibdib ko pag pag nalalaman ko may nasasaktan. Mahirap masunugan. Umpisa muli, back to zero tayo, ubos yung gamit. Pero wag ko kayo mawala ng pag-asa. Ang damit ko nalalaban. Ang gamit nabibili. Ang pera kikitain. Subalit yung buhay ay hindi po nabibili ng pera. A lost life is a lost life forever. Importante, buhay tayo at pasalamat tayo sa Panginoon na buhay po tayo at ligtas tayo.
magtulungan lang po tayo. Kaya po ako narito ngayon para makatulong man lang po sa inyo sa abot ng aking makakaya. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Marami naman po gustong tumulong sa mga kababayan natin. At ako po, ngayon babanggitin ko sa inyo yung mga dala kong tulong sa inyo ngayong araw na ito. At gusto ko munang pasalamatan ang ating minamahal na Kapitana, Kapitana Elita Reyes. Palapakan po natin ang ating masipag na kagawad na si kagawad Sunny J. Reyes. Palapakan po natin. Bakit naka-chinelas ka? Akala ko nasunog sapatos mo. Bigyan kita sapatos mo ngayon. Size 11 si, nasunog yung... Tsaka, bigyan kita ng pampedicure. Tsaka, gusto ko rin po pasalamatan si kagawad Marlene Tumbogon. Palapakan natin. Kagawad Maribel Cruz. Palapakan po natin. Kagawad Dan Aliman. Kagawad Rodolfo de Guzman. Kagawad Vincent Sian Bailosis. Kagawad Federico Conde. Kagawad Barangay Treasurer Juana Boktoy. Barangay Secretary J. Maxwell, ang ating commander po ng Smoky Mountain, Police Captain Eric Suncat. Palapakan natin ang ating mga polis. Miss Grace Almeida ng NHA, Engineer Dante Longboen ng Meralco, at Engineer Wimben Lee ng Meralco. Meralco, ikabit nila yung kurente nila. Hoy, magsisirka na ang Meralco nito. Ilaw, 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 ilaw. Hirap pa naman magka-brown out. Gusto ko lang po isingit sa inyo. Ako po ang chairman ng Committee on Health, Sports at Youth sa Senado. Kaya isa sa advocacy ako talaga itong basketball, sports, para tayo ay physically fit at habang ating buhay. Ngayon, kahapon lang, meron kaming ipinasa sa Senado sa third reading. Bill pa po ito. Ito pong Mandatory Evacuation Center. Itong Ligtas Pinoy Center Act, maglalagay po ng mga evacuation center sa kada siyudad at munisipyo. Napakahalaga po nitong evacuation center. Kita nyo, pag nasunugan tayo, wala tayong komportableng pagtitirhan, wala tayong mahigaan, walang comfort room, walang maayos na CR. Kita mo, dito tayo nag-uusap sa kalye. Eh, kung may lasing dyan, mamaya, mabunggo tayo dito. Uy, bunggo, pangalan ko pa. Alam nyo, kaya po isinulong ko itong Mandatory Evacuation Center. At asahan nyo yung mga batas na isinusulong ko parati, yung mga katulong sa mga kababayan natin. Ako po ang chairman ng Committee on Health, tatlo po ang aking sinulong. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Meron kayong malasakit center sa Tondo, di ba? Lapitan nyo lang po yan para po yan sa Pilipino. Karapatan nyo po yan, ulitin ko, ano bang kwalifikasyon ng malasakit center, basta Pilipino ka, lapitan nyo lang po ang malasakit center. Jose Reyes, meron. Sa PGH, meron din po. Marami rito. Sa Pabella, sa mga buntis, meron din po malasakit center. Sino buntis dito? Yung buntis. Pwede ba ako ninong ng anak mo? So meron na akong kumare dito sa Tondo. Alam mo, parati ako dito sa Tondo. Saan nga yung lechon kawali dito? Saan yun? Marami ako rito, nasusunugan kayo dito nun. Kasi kasama ko si Mayor Esco nun, hindi pa si Mayor nun. Pumunta kami rito, kumain kami ng sa lechon kawali. Parati po ako rito. Taga Maynila rin po ako, kapitbahay lang tayo. Kaya huwag niyo po ako ituring na ibang tao. Pangalawang naging prioridad ko po, ito pong Super Health Center. Magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Pwede na kayong magpakonsulta dyan. Talagang pinaglalaban ko po ang kalusugan dahil katumbas po yan ang buhay ng bawat Pilipino. Importante po sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Pangatlo po, Regional Specialty Center. Priority po ito ng Pangulong Marcos kung saan po yung maglalagay ng mga heart center, kidney center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Papakalat yan, Sambuanga, Cebu,
Tacloban, lalagyan ako ng mga cancer center. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan sa Senado. Kung meron kayong mga pasyente kailangan ng tulong sa heart center, may malasakit center doon, o bukas po ang aming opisina sa inyo. Mga kababayan ko, ako rin po isang probinsyano. Bisaya ako. Batanggenyo na taga-Tanawan. Sino bisa taga Mindanao dito? Oh, Jesus Mary Joseph, kadaghan mo na yung mga... Ulit na ta. Sinong taga Bisaya sa inyo? Sino mga Bulanon? Maju. Sa mga Bicolano, Manghay na aga. Eh, pag nga Malem, sino mga Ilonggo? Hindi, mga parinti ko yan. Pinsan tayo. Pinsan. Kasi ang tawag sa Ilonggo, ang pangalan ko, Bongo. Waray, sino Waray? Uy, kadaming waray-waray dito. Waray upay. Ako, Waray Kwarta. Meron akong dalang tulong sa inyo ngayong araw na ito, ha? Meron akong dalang tulong sa inyo. May dala akong lahat kayo. May matatanggap na galing to sa aking opisina. Meron po akong grocery packs po para sa inyo lahat ngayong araw na ito. At meron din po akong mga balde. Yung container para meron kayong pag-igib ng tubig. Lagayan ng tubig. May dala rin po akong Jollibee ngayong araw na ito. Pati yung ice candy. Mamaya, pinakyaw ko. Kainin nyo, ha? Pati yung mga ice drop doon. Ito, suki. Ano ka rito? Pati yung sample. Saan yung sample mo? Dalahin mo yan. Dalahin mo rito. Dalahin mo. Ang kinikin natin ang sariling atin. Tulungan natin yung mga naghahanap buhay na marangal tulad nitong kaibigan. Tagal na! Siguro 5 taon na kami magkaibigan nito. Ayan po. Alan, nagtitinda ng ice trap. Hanggang ngayon, kita mo, pag nagtitinda... Hanap buhay lang tayo na marangal. Mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan natin ang ating pagninegosyo. Mamaya, bigay mo mamaya, ha? Apo, Senador. Salamat. Mamaya. Ngayon, may dala rin po akong mga t-shirt sa inyo. May dala rin po akong vitamins po para sa inyo. Itong vitamins, papalakas ng inyong resistensya. Makakatanggap po kayo ng vitamins. May dala rin po akong face mask para sa inyo. At ngayon, ako po ang chairman ng Committee on Sports. Iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs. Layuan niyo po ang illegal na droga. Alam niyo, pag meron pong biktima ng droga sa pamilya, sisirain po ang inyong pamilya. Mag-basketball na lang kayo, mag-volleyball na lang po kayo. At ayaw ko masayang yung inumpisa ni dating Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga at ang kriminalidad. Basketball, volleyball na lang tayo. Bibigyan ko kayo ng bola ngayon dito. Ako rin po ang author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Meron na tayong eskwelahan sa New Clark City para sa mga student athletes. Pwede na mag-aral at the same time mag-training ang mga estudyante. Wala po masasakripisyo dyan. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Mga kabataan, kayo ang kinabukasan ng bayan ito. Mag-aral lang kayo ng mabuti. Masaya rin po ang inyong mga magulang kapag nakapagtapos kayo ng pag-aral. Please lang po, mga kababayan ko, mag-aral kayo ng mabuti. Ngayon, may dala rin po akong mga... Oh, gusto niyo magparapol ako? Sige. At bago po ako magpaparapol, yung dala ko kanina, galing po yung sa opisina ko. Ngayon, nandirito po ang NHA. Meron pong programang EHAP ang NHA. Mag-assessment po sila. Iba-validate niya po kayo. Di ba, ma'am? Iba-validate. Kung sino po yung mag-qualify sa inyo, ay babalikan nila. Assessment sila para sa programang EHAP, bibigyan mo kayo ng pambili ng housing materials para po sa inyo. Pinapakan natin ang ating NHA. Sila po ang mag-assessment. Yan po yung programa na isinulong natin noon. Ngayon, meron po ako ipaparapol sa inyo. Meron po ako ipaparapol na isang bisikleta. Itong bike, pwede nyo gamitin pagpunta ng Tagaytay. Huwag kayo magpagitna sa highway. Delikado po sa highway. At huwag nyo kalimutan magdala ng pambili ng gulong. Pagdating sa Tagaytay, put ng gulong.
kayo, mami. Huwag kayo mag-alala. Ngayon, gusto niyong dagdagan ko yung... Mike? Okay. Gagawin ko ang dalawang bisikleta. Gusto niyo dumami ang dalawa? Hatiin niyo, tag-isang gulong kayo. Ayun ka lang, sir. Ngayon, gusto niyo, pero dadagdagan ko po ng dalawang cellphone. Rapper po ito, rapper. Papa-rapper po. Itong cellphone, pwede niyo gamitin pang tawag, pwede niyo rin gamitin sa pag-aaral, di ba? Mga bata, kung manalo kayo, mag-aaral kayo ng mabuti, kayo ang kinabukasan ng bayan ito, okay? Pero bantayan niyo, ang unang sasagot sa inyo pag tawag nito, si former President Rodrigo Duterte. Ganito ang sasabihin niya. Hello. Si Rudy ito. Kumusta na kayo dyan sa Tondo? Ayun, kung nami-miss nyo si Tatay Digong, tawagin ko na lang, nandirito naman siya eh. Tawagin ko na siya. Duterte, to! Mga minamahal kong kababayan, po dito sa Barangay 105 Tondo, magandang umaga po sa inyong lahat. Well, alam nyo, ako, sinabi ko naman sa inyo, nagasakit talaga itong dibdib ko, makakita ng mga Pilipinong nahihirapan. Parang walang silbi ang aking pagiging presidente. Ang problema ko ngayon, hindi naman ako ang presidente. Pero huwag kayong mag-alala dahil mayroong isang tao na magpapatuloy sa pagserbisyo sa inyo. Ang taong hindi napapagod sa paglilingkod, hindi tatalikod sa tuwing may dudulog, dahil ang kanyang tanging bisyo ay magserbisyo. Yan po ay walang iba kundi ang ating Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo. Alam niya yan si Senator Bongo, alam nang mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Walang ibang iniisip yan kung paano matulungan ang ating mga minamahal na kababayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Yan ang tunay na may malasakit. And of course, alam nyo ako, makinig kayo, galit talaga ako sa droga. You know why? Yung droga, sinisira ang kinabukasan ng ating mga anak. Sinisira ang kinabukasan ng ating bansa. And I will not allow that to happen. Anak lang, my God, I hate drugs. So, hinto talaga kayo. And of course, wala naman ako sa pwesto. Lagi niyong tatandaan, mayroong magpapatuloy sa pagserbisyo sa inyo. Walang iba kundi si Senator Kuya Bongo. Palakpakan ho natin Senator Bongo. May tanong lang ako dito sa Barangay 105 Tondo. Okay lang po bang magtanong ako sa inyo? Ang tanong ko lang, Barangay 105 Tondo, mahal nyo po ba si Senator Bongo? Siyempre! Hindi ko gaanong marinig. Siyempre! Ulitin ko ang aking tanong, Barangay 105, mahal nyo po ba si Senator Bongo? Well, ito lang tandaan nyo. Ang tanging senador, baha, lindol, anumang ore ng sakuna, lalong-lalo na po sa mga nasunugan, tutulong sa abot na makakaya sa pondo ng kanyang opisina. Iyan po si Senator Bongo. Sa inyong lahat, hindi ko nahabaan kasi tingin nyo sa akin, burger steak na. Sa inyong lahat, ang aking lamang pong dasal at kahilingan, nawa, hindi na po kayo masunugan muli
at makapagpatayo na po kayo ng inyong mga sariling tahanan. Sa inyong lahat po, maraming salamat. And it is an honor and pleasure to meet you this morning. Daghang salamat po. Yan na yung si Duterte to. Ginagaya niya yung boses. Dati po siya nagdadrive ng taxi sa Davao noon. Ngayon, ito nyo, ano na, tumutulong rin sa mga nasunugan. So salamat po sa inyong lahat. May paparapon pa ako na isang relo at saka dalawang sapatos sa panglalaki at dalawang sapatos na pang babae rin po. Ipaparapon. Tututo, ilusta ko. Pamaya, kaya na, may tanong lang ako. Sino yung nasunugan ng sapatos dito? Kaya paparapon ko. Ano sa isa pa mo? Ha? Puntit? Malaki. Ikaw, ikaw. 9 po. 9? 7! 7! Kasi, ibigay ko tong sapatos ko sa'yo. Kasi, ayan, muli po palapakan po natin, Senator Kuya Bongo! Kalahin mo, sapatos niya, bibigay niya. Sana kasya. Nako, over 25 to, patay ang dalawang kuko. Anong pangalan mo, sir? Pangalan? Antonio Ignacio. Kasya sa iyo. Kaya mo ako lalo! Hey, mga kababayan ko, tawagin niyo lang po kung Kuya Bongo ninyo rito. Basta bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit po sa akin. Tawagin niyo akong Bongo, Kuya Bongo, o Senador Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, Lola! Huwag mo naman akong tawagin Kuya. Manasalubog tayo, Kuya Bongo. Ano ko, Super Lolo? 50 anyos na po ako, pero bata lang po ito. Puro puti na itong buhok ko, puro problema. Kaya hindi niyo naman malilimutan yung pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto, pag may traffic light, ano yung green? Go! Ngayon, anong paborito nating araw, walang trabaho? Ling? Go! Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Go! Hoy, sino laseng ko sa inyo? Ano yun, si tatay, ano tayo nakakalak? Ano tayo, ano tayo? Sa babae naman, nasa iyo. Ako na yun. Mga kababayan ko, salamat po ah. Basta, meron pa akong tanong sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga taong mahilig uminom. Huwag kayong magmaneho pag nagda-drive. Huwag kayong uminom pag nagda-drive. Huwag kayong mag-drive pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, baka ako maalala nyo pag kayo ay na... Anong paborito nating inumin pag mainit? Sa... Sayang, wala si Philip Salvador. Papunta siya rito. Anong paborito hotel ni Philip Salvador? Papunta dito na traffic eh. Mga kababayan ko, lahat tayo may bisyo. Lahat tayo, di ba, may bisyo? Yung mga pulis, may bisyo yan. Ang bisyo ng pulis, hulihin ang mga kriminal. Alam nyo,
noong 2018, dinoble namin ni dating Pangulong Duterte ang sahod ng pulis, military, bumbero, BGMP. At hindi magiging successful na labanan ng kriminalidad kung hindi po dahil sa kanila. Palakpakan natin ang ating mga uniform po siya. Ngayon, meron pa akong tanong sa inyo. Ngayon, di ba, lahat kayo dito sa Tondo, mababait naman. Lahat naman tayo may bisyo. Ako, aminin ko sa inyo, may bisyo din po ako. Ang aking bisyo ay mag... Servisyo! Ang tawag niyo sa akin, Mister? Malasakit! Ang bisyo ay mag... Servisyo! Yun. Sana ganun din po ang inyong maging bisyo na makapagservisyo sa mga kababayan natin. Ang sarap po ng pakiramdam na makatulong ka. Nandito po ako para makatulong sa mga pasyente, makatulong sa mga nasunugan, at makapag-iwan po ng konting kasiyahan sa inyong mga mukha. Nawawala po ang aking pagod pag nakikita kong masaya kayo ngayong araw ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. At tandaan po natin, isang beses lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa buhay na binigay niya po sa atin.